Ang pangalawang hapis ni San Jose ay yung makita ang bagong silang na sanggol na dukhang-dukha, ulila sa samsaban. To see a loved one suffer brings us great sufferings. Kalungkutan, hapis ni San Jose na tingnan na ang bagong silang na sanggol na ipinagkatiwala sa kanya para alagaan ay naroroon samsaban. Walang malambot na kama, walang magandang silid, kundi samsaban. At ayon sa Ebanghelyo, ang bagong silang na sanggol ay binalot ng hindi pangkaraniwang damit. Ang ginamit na salita ay swaddling clothes. Ang swaddling clothes ay hindi ginagamit para sa tao. Ang swaddling clothes ay ginagamit para sa mga bagong panganak na tupa. Walang bahid, walang sugat, walang mantsa. Babalutin siya upang ihanda para ihandog sa templo sa tamang panahon. Swaddling clothes, pambalot sa tupa na iaalay. At ang ipinambalot sa bagong silang na sanggol ay hindi lampin para sa sanggol, kundi lampin para sa tupa na ang tadhana ay ialay sa templo para sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan. Ibig sabihin po, sa simula't simula pa, maliwanag na ang isinilang na sanggol ay may tungkulin, may misyon, na ialay ang sarili para sa kapatawaran ng kasalanan ng mundo. Tinitingnan natin ang sanggol at pwede nating ibulalas, batang-bata pa, pero kita na kung paano siya mamamatay. Mamamatay siyang parang tupa, sasaksakin, kakatayin, at ang dugo ay isasaboy para lumilis tayo sa kasalanan. Sa unang sandali pa lamang, naroon na ang tanda. At ito ay hapis ni San Jose sapagkat ito ay tanda na ang kanyang aalagaan ay papatayin balang araw. Ang kanyang aalagaan ay magiging kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang hapis na ito ay nadagdagan pa sapagkat nasa samsaban, hindi sa kama, hindi sa duyan, hindi sa kuna, kundi samsaban, kainan ng hayop. At nagsasalita ang samsaban sa atin, lakasan mo ang iyong loob, sapagkat dadalhin mo ang mananakop sa iyong sarili. The manger speaks to us, all of us, be strong. Be strong enough to carry the Lord. Be strong enough to face opposition. Be strong enough because you are going to carry God Almighty. Pero kahit tayo ay malakas, kahit tayo ay matibay, huwag nating kakalimutan na sa loob ng samsaban ay malambot na dayami ang ating naalala. Be strong. Be sturdy, but be soft inside. Ibig sabihin, huwag kang matakot na maging maawain, mapagmalasakit. Huwag kang matakot na maging mapagbigay, mapagpatawad, mapagmahal. Sapagkat ang tunay na mapagpatawad ay siyang tunay na malakas at makapangyarihan. Pangatlo ay be empty, walang laman. Sapagkat kung may laman ang samsaban, hindi na siya magagamit. Anong laman mo sa iyong puso? Anong nilalaman ng iyong isip? Anong nilalaman ng iyong pagkatao? Anong laman ng iyong mga pangarap? Anong laman ng iyong isip kapag ikay nag-iisa? Be empty. Be empty for the Lord and let the Lord
be the only one who can fill up that emptiness. At sa huli, sabi ng Boy Scout, laging handa. Be ready. Be ready because the Lord will invite you to become His manger anytime. The Lord will invite you to be like Saint Christopher, Cristobal, Christ bearer anytime. Do not say it's not a schedule. Do not say hindi pa ako handa. Do not say bata pa ako. Do not say hindi pa ako nakapag-aral. Rather say, Lord, if it is you, even if I am not ready, let me carry you because only you can make me ready. Ang pangalawang happy si San Jose ay nagbibigay sa atin ng paalaala na ang tadhana nating lahat ay ialay ang buhay katulad ng kordero para sa kapatawaran ng mundo. Ikaw ay kordero, ikaw ay sabsaban. Aalagaan ka ni San Jose, bayaan mong alagaan kanya upang katulad ni Jesus, lumaki tayong handa na maghandog ng buhay para sa kapatawaran ng kasalanan ng mundo. San Jose, sa hapis habang tinitingnan ng sabsaban at ang karukhaan ng bagong silang na sanggol, samahan po ninyo kami upang kahit kami parang sanggol pa lamang, ay maging handa kaming maghandog ng buhay para sa kapwa. Because it is only in living for others that we can truly live for God. Iyuko natin ang ating ulo at sabihin natin kay San Jose, San Jose, tulungan po ninyo akong maging handa. Huwag sana akong maghintay na maging handa sapagkat baka hindi na mangyari yon. Inihanda po ninyo ang inyong sarili para kay Jesus. Ihanda ko sana ang aking sarili upang maging katulad ni Jesus, upang maging sabsaban para kay Jesus. Amen. Thank you for listening. Thank you for watching. Please look for Father Sok on YouTube and I hope you can subscribe to the channel. There I can meet you with more reflections, with more homilies, and then we can interact. And you can also tell me the questions in your heart, the questions in your mind, which I hope I can also answer in the same channel. It is not technology that brings us together. It is the Lord. It is not technology that has brought us together. It is our love for the Lord and our love for the church. May the Spirit continue to work in all of us. God bless you.